Okay. Alam po ninyo, I'm so excited to share to you the first message for 2021 na ang title ay Becoming an Achiever, at ang tekstong gagamitin natin ay mula sa sulat ni Apostle Paul in Philippians chapter 3 verses 12 until 14. Needless to us, alam ko na lahat tayo this 2021 ay desiring to be an achiever. Nais natin ngayong 2021 ay marami tayong matapos, marami tayong makamit, marami tayong magawa. In other words, we want to be an achiever this 2021. Halimbawa, kayo na mga estudyante, you would like to be an academic achiever. Example, yung mga workers nagtatrabaho, you want to be a performance achiever. Yung mga merong business, you would like to be a sales achiever. Yung mga nasa ministry, including the pastor, we would like to be a disciple making or ministry achiever. Now, there is a character in the New Testament, in the Bible, who is the Apostle Paul, kung saan makikita natin in Bible history, he was indeed an achiever. Itong si Apostol Pablo talagang nagpapatunay na ang dami po niyang nakamit, ang dami niyang nagawa, ang dami niyang natapos. Napakamatagumpay ni Apostol Pablo sa ginawa niyang paglilingkod sa Diyos. Now, let me solidify this claim that Apostle Paul was indeed an achiever in terms of Christian ministry during his lifetime. Halimbawa, could you imagine, ang New Testament, ang books of the New Testament composes of around 27 books. Wow! A big accomplishment ni Apostle Paul. Out of the 27 books of the New Testament, 13 out of them ang sinulat ni Apostle Pablo upang patunayan na siya nga talaga ay maraming accomplishment. He is indeed an achiever. Idagdag pa natin, si Apostle Pablo, marami siyang na-attain to be an achiever in terms of missionary journey. It was recorded in the book of Acts na meron siyang 3 long, powerful, impacting missionary journey doon sa pagitan ng Asia border plus ng Europe. Yung Asia Minor, ito yung mga lugar kung saan it crosses the border ng Asia and Europe. And he did 3 missionary journey. Could you imagine that? And with those 3 missionary journey of the Apostle Paul, ang daming mga simbahang natatag. Ang daming naging mga Kristiyano. Isang patunay na ang daming nagawa, matagumpay, ang daming natapos nitong si Apostle Pablo. He was indeed an achiever. And furthermore, maraming mga major Christian doctrines, alam ba ninyo, nagmula sa theology ni Apostol Pablo. Dami talaga po niyang achievement, ang dami talaga niyang tinatawag na accomplishment. Okay? Yung theology of justification, theology of salvation, Christology, those are the major doctrines that Christian has came from the theology of Apostle Paul. Kaya napaka-prime example ni Paul to be a model for us to copy and follow in order for us also to be an achiever. Now, what are the secret of Paul? Ano kaya ang mga ginawa ni Apostol Pablo kung bakit he was indeed one of the achiever among the apostle of the Lord in his own lifetime?
Gusto niyong malaman yung kanyang sikreto? Ano ang kanyang mga ginawa? Kung bakit po siya naging achiever sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo? Now, I'm going to lead you sa isa sa mga writings ni Paul in Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Kung saan doon ay naka-reflect yung kanyang mga secret and attitude of becoming an achiever. Okay? Reading to you. Not that I have already obtained this or I'm already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me his own. Brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do, forgetting what lies behind and straightening toward or forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Okay? So, ating tuklasin mula dito sa binasa nating mga sulat ni Apostol Pablo mula sa Pilipos Kabanatang 3, ang mga talatang 12 hanggang 14, upang makita natin ang mga halimbawa ng pagiging achiever. Okay? One thing we do to be an achiever is forgetting the past. Tinuro ni Pablo sa kanyang mga sulat, nililimot ko ang nakaraan. Si Apostol Pablo, hindi siya nananatili sa nakalipas. So we have to bear in mind, in order for us to be an achiever, like the Apostle Paul, we have to have this attitude of forgetting our past. Now the question is, ano-ano ang mga bagay na dapat na po nating kalimutan sa mga nakalipas sa ating pong mga buhay? What are the things that we should forget in order for us to be an achiever, okay, in the coming days of our life here in 2021? First thing, let's forget our past mistakes. Amen? Ano man po yung mga halimbawang naging palpak na mga decision po natin for the past year, 2021, kalimutan na po natin yun. Okay? Secondly, let's forget our past counterproductive habit. Kalimutan na natin yung mga habit natin kung saan hindi tayo nagiging mabunga. Hindi tayo nagiging matagumpay. We have to put aside or forget of those counterproductive habit. Let me share some few counterproductive habit. Katamaran. Lahat tayo sasang-ayon po dyan. Ang katamaran ay counterproductive habit that we should forget for the past year. 2020, kalimutan na po natin yung counterproductive habit na pagiging tamad. Halimbawa po, yung cellphone addiction. Hello! Counterproductive habit po yan. Inuubos yung oras mo sa dapat mong i-priority o sa mahalagang bagay. You know, gadget addiction that becomes a time-consuming thing, a counterproductive habit that we should forget in order for us to be an achiever. Another thing that we need to forget is those suppressive emotions. Yung mga sama ng loob, yung mga tampo, yung mga galit, dapat po ito ay atin na pong kalimutan. Resentment, anger, ito yung mga emotions na suppressive unto us, dapat po ito ay kalimutan na po natin. So, in order for us to be an achiever,
We have to forget our past. Past mistakes, past counterproductive habit, passive suppressive emotions, we should lay them aside. Listen carefully. Someone says, never be a prisoner of your past. Don't look back. You're not going that way. Here is the second thing that we need to do in order for us to be an achiever. Moving forward. Winika ni Pablo sa kanyang mga sulat, ako ay nagpapatuloy patungo sa hangganan. Si Apostol Pablo, hindi siya tumitigil sa pagsulong. Bear in mind, in order for us to be an achiever, we have to be moving forward. I remember the movie Bucket List. Alam niyo itong bucket list, yung bang gagawa ka ng mga listahan na gusto mong magawa o matapos sa iyong buhay, isusulat mo, ililista mo, ang tawag po doon ay bucket list. In philosophy, yung paggawa ng bucket list wherein you write down your goals you want to accomplish and attain, it helps you to think forward. So, every time makita mo yung bucket list mo, nakalista doon ang mga nais mong gawin, goals and plan for that matter, it thinks you forward. It pushes you forward. Kaya maganda po yung bucket list. I suggest ngayong 2021, Arwin people, gawa kayo ng bucket list ninyo. Ilista ninyo yung mga goals and plan ninyo for 2021. Because that exercises will pushes you to move forward and allows you to think forward as well. Okay. Now, why we need to be moving on in our life? Bakit dapat tayo ay palaging pasulong, paabante sa ating pong mga buhay? Here's the first reason. For what we have done can't be undone. Kailangan tayo ay pasulong, tayo ay paabante sa buhay natin sapagkat ang mga bagay na nagawa na, hindi mo na pwedeng mabago po yun. What we have done in our life, we don't have the power to undone those things. Alam niyo, fictional lamang yung mag-time travel ka pabalik para you will undo what that has been done. Doon lamang po yun sa Avenger Endgame movie na pwede kang bumalik sa nakalipas upang baguhin mo yung nangyari noon at babalik ka sa present para ito ay magkaroon ng pagbabago. No, fictional po yun. But in reality, listen to me carefully, for what we have done cannot be undone. Kaya nga, we have to move on. Alright? We cannot undo what are those things that we have done. Fictional lamang po yun na pwede mong mabago yung nakaraan mo. Pero in real life, hindi mo mababago ang mga bagay na nagawa mo sa nakalipas. Therefore, to be an achiever, you have to move on. Secondly, for there is a great potential on the things that we have done yet. We have to be moving forward. Sa mga bagay na hindi pa nagaganap sa buhay po natin sapagkat ang laki ng potential na ang mga bagay na yon ay merong malaking pakinabang sa ating pong buhay. Think of this. 2020 is past. But 2021 just started. Now, let me argue, wala na tayong magagawa sa nakalipas na taong 2021. Pero, makinig ka, malaki ang magagawa mo sa bagong taong 2021. Past 2020, we don't have the power to undo those things. But new
year 2021, you have the power to make things right for 2021. Kaya nga, kapag bago ang taon, bagong simula, very exciting, hindi po ba? Kasi, who knows that we could be victorious? Kasi yet to come. Exciting ang New Year dahil the possibility na maging matagumpay tayo is always a possibility. That's why we have to move forward. For there are great potentials on the things that we have done yet. Someone says, if you are brave enough to say goodbye of your past, life will reward you with a new hello. Goodbye past, hello 2021. Goodbye 2020, hello 2021. We have to be moving forward to be an achiever in our life. One more thing that we need to do to be an achiever is this: pressing on to win. Sinabi ni Pablo, sinisikap kong makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Apostol Pablo, hindi siya hihinto hanggat di niya nakakamit ang tagumpay. So the secret, the attitude of an achiever is always pressing on to win. We have to pressing on in order to win. A secret, a mindset of an achiever. Ngayon ang tanong, saan at ano ang gustong pagtagumpayanan o mahawakan o makuha ni Apostol Pablo? What is this thing that the Apostle Paul wanted to press on to win? Alam niyo kung ano po yon? In the context, mag-isang kawangis ni Kristo. Sa salitang Ingles, Christ-likeness. Isang bagay na gustong mapagtagumpayanan ni Apostol Pablo ang maging kawangis ni Kristo. Now, I believe this 2021, gusto mong mag-excel sa maraming bagay sa iyong buhay. Kung ikaw ay estudyante, gusto mong mag-excel upang ikaw ay maging honor student o maging mataas ang grade mo, it's good to excel in schooling. Sa larangan ng business, pagninegosyo, pagkita, gusto mong mag-excel, dumami ang negosyo mo, lumago ang negosyo mo, maganda pong adhikain yan to excel. You want to excel in your hobby. You want to excel in your work. May mga plano ka at goal that you set up this 2021. You want to excel on those things. But listen to me. Okay? Hindi lamang tayo mag-excel sa work, studies, hobby, plans, goal, business, and ministry. In the same manner, like the Apostle Paul, we want also to excel in discipleship. Mag-excel tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Mag-excel din naman tayo sa pagsunod sa Diyos. Mag-excel din naman tayo sa paglilingkod sa Diyos. We want also to press on to win in our Christ-likeness, in our disciple-making, in our faith in Christ, in our following the Lord, in our working in the Lord, in our ministry in the Lord. Okay? How to press on to win? First, we have to reach the set goal. In order for us to be pressing on to win, kailangan maabot natin yung mga tinakdang goal and plans po natin. I believe meron kayong mga goals and plans for 2021. Kailangan ang mindset mo, pressing on to win, ibig sabihin magawa mo, makamtan mo, makamit mo ang mga set goals and plans mo. Listen carefully, it's one thing na isusulat mo ang mga goal and plan mo. It's another thing that you want to accomplish them. Hindi ka lamang nagsusulat ng mga goals and plans mo. Meron ka ring action plan and strategy paano maisasakatuparan ang mga isinulat na goal and plans mo.
Ganda-ganda nga ng mga set goals and plans mo that you have written. Wala ka namang plano or strategy or action how to set them. That is not pressing on to win. But pressing on to win means set goal must be rich. That's our mindset. Okay? Secondly, how to press on to win is this. We have to compete for the set crown. Okay? Sad, this 2020, last 2020 at the start of the year, nag-helicopter crash yung sinasakyan ni Kobe Bryant. Lahat po tayo nalungkot sa abrupt na paglisan ni Kobe Bryant dito sa mundo. Isang sikat na basketballista ng NBA. Naku, lodi natin itong si Kobe Bryant. Ang daming championship ni Kobe Bryant, ang daming MVP, finals, regular season, achievement, accomplishment, attainment nitong ni Kobe Bryant. In one of his interview, ang sabi niya, "Don't focus on what I have accomplished as an athlete, but learn how I did it to be a one of the successful NBA player of his lifetime." Sa Tagalog, sabi ni Kobe Bryant, "Huwag niyong tignan ano ang aking mga accomplishment, championship and MVPs. Pag-aralan ninyo paano ako naging champion at MVP ng NBA League." Hindi po ba? Okay? Napakaganda. This 2021, hindi mo lamang pakay na matapos ang 2021. Gusto mong maging matagumpay. You set for the crown. Okay? Hindi mo lamang gustong mag-aral sa school this year. Gusto mo maging cum laude ka. Set the crown. Okay? Hindi mo lang nais na ito lang ang level, average level ng accomplishment mo this year. Set the crown. Big goals. Many achievements ang nais po natin. By the grace and by the help of God, with this example of the Apostle Paul, the possibility to be an achiever this 2021 is always there. So, to be an achiever, three things that we need to have: forgetting the past, moving forward, pressing on to win. Samahan tayo ng biyaya ng Diyos, tayo ay magiging achiever for this 2021. Kalimutan natin ang nakaraan, sumulong tayo, at tayo ay maging mananagumpay, at sa biyaya ng Panginoon, we will end up our 2021 as a banner year. When we look back, wow, lots of achievement by the grace of God, forgetting the past, moving forward, and pressing on to win. The Lord bless us all.